Pinakita nga ang kwento nitong si napakasikat na vlogger ngayon na si na nagpasikat ng meses at mading. So itong si John ay ikinwento niya dito ang kanyang buhay na kung saan noong kabataan siya ay lumaki siya sa kanyang lola dahil nga naghiwalay ang kanyang mga parents. And then lumaki siya ng masayahin at laging nangungulila sa kanyang ina dahil iniwan siya nito nung wala pa nga siyang muwang sa mundo. At tanging lola niya ang gumabay sa kanya. Subalit ang kanyang ama ay nasa Saudi naman at wala naman siyang problem in financial kasi nga nagpapadala naman ang kanyang ama. And then noong mga high school siya ay na-in-love din daw siya sa babae. Subalit ay hindi rin yun nagtagal at mga college ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na umibig na nga sa isang lalaki na kung saan doon niya talaga napatunayan na siya ay Becky. At siya ay nagtrabaho sa call center na kung saan ay kilala niya ang kanyang sir, ang kanyang boss ay si Sir Edu. At nagkaroon sila ng relasyon itong Sir Edu. At ngayon ang kanyang lola naman ay biglang inatake and then namaya pa ito, so nalungkot masyado itong si John dahil ang naging witness ng kanyang buhay mula kabataan ay ang kanyang lola. At umiyak siya ng umiyak kahit pagtinginan siya ng mga tao, umiyak siya ng malakas para maipakita niya or mailabas niya ang kanyang malungkot na nararamdaman dahil sa pagkamatay ng kanyang lola. Hindi rin nagtagal ang relasyon ni na Sir Edo at Meses, so ni John. At ngayon, itong si John ay nakausap ang kanyang kuya na nasa ibang bansa at pinapunta siya sa Qatar at doon siya nag-umpisang mag-vlog. So nag-vlog siya doon and then nagpasya na din siyang umuwi ng Pilipinas. Nagbakasyon siya at gumawa din siya ng vlog doon kasama ang kanyang kuya at doon ay bumalik ulit siya ng Qatar at hindi niya alam na nag-viral na pala ang ipinost niya na video kasama ang kanyang kuya. And then doon niya nasimulan na pwede niya palang pagkakitaan ang pag-vlog. So nagpasya na siya na umuwi na nga ng Pilipinas. Subalit ang kanyang itay ay hindi masyadong pabor dito dahil may inutos sa kanya ang kanyang tatay. Subalit hindi niya nagawa. So nagalit ang kanyang tatay at wala daw, nagpapakahirap daw ang kanyang itay sa ibang bansa. Subalit siya ay vlog-vlog lang. Sa pag-vlog ni John ay marami siyang naging bashers. So lalo na yung mga chismosa doon sa kanilang, sa mga kapitbahay nilang mga chismosa. So naging inspirasyon niya yon kahit binabash siya ay naging inspirasyon niya yon para mas pagalingin pa or mas gumawa pa siya ng madaming vlogs. Humingi siya ng tulong sa kanyang kuya na kung saan ay umayaw na nga ang kanyang kuya dahil siya lang naman doon ang nakikilala sa vlog niya. And ngayon, handa naman na kahit hindi daw siya ang sumikat kahit ang kuya niya. So, pati ang kanyang tatay ay hindi rin siya sinuportahan.
And then, habang nagbablog siya ay pumarada ang isang tricycle na kung saan ang kanyang tatay ay nakasakay doon. And then, nagpasalamat ang driver kasi kapag pinapaduod daw ang mga vlog ni John ay napapasaya nito. So, sabi noon ng driver sa kanyang tatay. So, na-realize ng kanyang tatay ay maganda pala ang ginagawang vlog nitong si John. And then, nang pumasok sa gate ang kanyang tatay, ay sinabihan siya na kung po pwedeng sumali sa vlog ang kanyang tatay. So, napaiyak itong si John. Syempre, nag-oo siya. And then, pati na ang kanyang kuya ay ganun din. So, sasali na din ulit sa kanyang vlog. So, masayang-masaya itong si John. At yung kasiyahan na naramdaman niya ay napalitan yun ng isang kalungkutan nung nagbisita ulit sila ng kanyang kapatid sa kanyang ina. At nung pauwi na sila may tumawag sa kanila sa cellphone na kung saan ay ibinalita sa kanila na inatake ulit ang kanilang ina. So bumalik sila doon and then naging okay lang din naman yung kanyang ina. And then ngayon patuloy na nagva-vlog itong si John na kung saan ay umabot na ng 900,000 and then ngayon naging 1 million na ang kanyang followers sa Facebook. And then sa YouTube channel niya ay nasa 240,000 na din ang kanyang subscribers. So, grabe ang mga napapasaya nitong si John dahil sa kanyang vlog kasama ang kanyang family sa kanyang pagpa-vlog. And then yung mga chismosa and then yung mga bashers niya na naging inspirasyon niya ay ngayon ay tagahanga at subscribers na din niya. So, and then nakapagawa na din itong si John ng malaking bahay para sa kanyang family na naipundar niya dahil nga sa kanyang pagpa-vlog. At grabe ang mga blessings na dumating kay John dahil sa kanyang pagpa-vlog. And then pinag-iigihan niya pa ang kanyang pagpa-vlog. And then mas pinapasaya niya or mas pinapaganda niya pa ang kanyang vlog para mas madami pa ang mapasaya niyang tao dahil sa tulong ng kanyang family na supporters niya na ngayon na dati ay hindi siya sinusuporta ng kanyang tatay dahil wala naman daw siyang mapapala sa kanyang pagpa-vlog dahil wala naman daw itong kwenta. Subalit, dumating ang panahon na mismong ang kanyang tatay ay sumali na sa kanyang vlog. So, ayan, marami pang may inspired itong si John. So, thank you so much for listening to my story. And this is only a review ng magpakailanman na kung saan ito ay kwento ng isang napakasikat na vlogger ngayon na nagpapasaya na si John na sikat na sikat sa tawag na meses and then mading. So, bye!